Hi, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is your Gemini in your tarot reader. So, fire sign, tignan natin kung ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Salamat sa panunood at pagsuporta ng every uploads ko about fire sign. Kung cross-watcher ka, thank you for watching. Thank you for supporting every uploads of my video. Just a reminder, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide na maaaring makonsider mo kung sakaling ma-encounter mo ang ganitong sitwasyon. Fire sign, give me your energy. Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Fire sign. You have 5 of Swords, 6 of Swords, Queen of Swords, 10 of Swords, and the Lovers. There's so much air sign na involved sa yung energy, Gemini, Libra, and Aquarius. You have a strong Libra, Gemini, sa iyong energy, the Lovers. So, your situation involves someone. Someone na malapit sa puso mo. Someone na parang meron kang strong connection or strong feeling sa person na ito. Fire sign, parang sa ngayon, meron kayong pinagdadaanan, may pinagdadaanan ka. Maybe you're in the process of moving on from this connection, from this person. You've realized you have Queen of Swords. You've realized there's something better. Meron pang magandang nag-aantay para sa'yo. Diba? Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa inyong relasyon with that person, fire sign, nakikita ko na parang malapit na, it's over. Malapit nang matapos kung ano man yung connection nyo. Nakikita ko na you're in the process of moving on. Yung alam mo yung parang tinatapos mo na, tapos ka na, na pagdaanan yung hirap, yung pain, yung sadness, parang tinatapos mo na. Kung ano man yan, pinuputol mo na ang connection nyo sa isa't isa. Kasi nararamdaman ko, na-feel ko na yung person mo is may responsibilities pa or ikaw ang may responsibility, fire sign. Kung kaya, yun ang naging dahilan kung bakit kailangan ng putulin or tapusin ang ugnayan yung dalawa. At some point, mahirap, di ba? At some point, masakit na i-let go yung taong mahal natin. Pero parang nakikita ko, fire sign, ito yung tingin mo na dapat gawin. Right decision to make. Pero you will have a new beginning. Diba? Kung ano man yung tinapos mo from your past, yung in-end mo with your person, you will have a new connection, new beginning in your life. Maybe there's a new lover na dadating sa buhay mo. Pero sa ngayon, nafe-feel ko sa energy mo, fire sign, with swords, an air sign, ang involve, there's a strong understanding. Para ngayon, you realize na ito talaga ang tama. Tamang gawin. Hindi puso ang pinairal mo, kundi ang isipan mo. Kasi, so, ang dami mong air sign. Intellectual. Ang mas nangibabaw. Parang, mas pinili mo na yun ang tamang gawin para sa nakakarami. So, tignan natin. Fire sign, you have 10 of Wands. The Moon. 8 of Swords. Page of Wands. The Judgment. Fire sign, you have a fire sign involved sa yung energy, Aries, Leo, and Sagittarius. You have a strong Pisces with the Moon. Again, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and a fire sign,
Aries, Leo, and Sagittarius. Tingin ko, even though your energy, fire sign, eh parang moving on stage at some point, you're in pain. Hindi mo kinakaya. Parang masakit pa rin sa part mo na ganun na lang kayo magkakahiwalay ng taong minahal mo, ng taong mahal mo. Parang pinipilit mo na lang kayanin kasi yun ang tamang gawin. Yun ang dapat na desisyon na dapat nyong gawin. Parang ganun. Parang wala na kayong magawa kasi nandun na kayo sa sitwasyon na yun. Kung ano man yung sitwasyon ng nyo with your person, fire sign, that is something na parang natapos na yung relationship nyo. Maaring there's someone na nagwagi, meaning to say, kung ano yung tinapos nyo, pinutol nyo, sa tingin nyo, yun ang tamang gawin. Even though na nasasaktan kayo, kinakaya nyo na lang lahat ng nangyayari sa inyong relasyon, pinipilit nyo na ma-overcome yung pain na dinadanas nyo. Pero alam nyo yung parang tanggap nyo na. Masakit, mahirap, pero ganun talaga ang buhay. You have to move forward. You have 6 of Swords and the Moon, meaning to say, meron kang hindi alam. At the background of your situation, of your relationship with this person, maaaring may sinikreto sa'yo, nilihim sa'yo na informasyon, maaaring meron na siyang responsibility with other person na hindi niya pinapaalam sa'yo. Maaaring ito ang naging dahilan kung bakit kailangan niyo mag-separate ways. Yung alam mo yung meron na pala siyang commitment sa iba, pero hindi niya sinabi or nilihim niya ito sa'yo, that's why kapag meron talagang nililihim ang other person sa inyong relationship, mostly, mas natutuloy na mag-cut ang connection nyo. Kasi ang lihim is something na parang hindi ka totoo, hindi ka nagiging totoo sa taong mahal mo. Parang meron kang tinatago, meron kang nililihim, hindi mo pinapakita yung totoong ikaw. So the Moon is something na parang maaring hindi lahat sinabi sa'yo ng person mo. Kaya tingin mo sa sarili mo na ito yung mas tamang gawin. Kasi maaaring ang person mo is may responsibility na. May commitment na with other person. Kasi you have the child in the background. Maaaring meron na siyang anak. Maaaring may involve sa inyong relationship na kailangan mo na siyang i-let go, palayain para sa ikakabuti ng pamilya niya, ng kung ano yung responsibility na meron siya. Parang kailangan panindigan niya. So that's a wise decision. Diba sa ngayon, nagtatalo ang puso at isipan mo, mas nadaig ng isipan mo ang iyong puso. Because Queen of Swords and Eight of Swords, you cut it off. Diba? At some point, siguro, meron kang hesitation. May gusto mong balikan siya. Hindi mo alam ang gagawin kasi nalulungkot ka, nasasaktan ka. Pero tingin ko, mas naging wiser ka. Fire sign. Mas minabuti mong putulin na yung ugnayan nyo kasi yun ang mas makakabuti sa inyong dalawa. Para sa inyong dalawa. Kung dati, dito ka, naguguluhan ka, hindi mo alam kung anong dapat gawin ngayon nakapag-decide ka na. Na, I have to move on. I have to let it go. You have 10 of Swords and Page of Wands. Kaya nasabi ko, there's a new beginning. For every situation or problema, challenges na nangyari sa ating buhay na nag-i-end at mag-i-end, there's always a new beginning. May bagong pag-asa, may bagong bukas. You have Page of Wands, meaning to say, sa ngayon, siguro kung nasa process ka ng moving on, moving forward, unti-unti, you will find yourself na parang you are passionate about something or someone. Page of Wands. Parang ito yung pinag-aaralan mo sa ngayon, tinitingnan mo, yung parang attention mo, unti-unting na-attract ng kung anong passion man ito sa buhay mo. Sa career man yan, sa relationship man yan, sa business man yan, parang dito ka nakafocus sa ngayon. Kung ano man yung passion mo ngayon, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, yun ang pinaprioritize mo. Kasi nga, you're in the process of moving on, so this is the right time for you to focus on something, on someone na
makakatulong sa'yo para makamove on ng tuluyan. The Lovers and the Judgment. Meaning to say, you have come to your final decision. Nagkaroon ka na ng desisyon para sa inyong relationship with your person. Kung ano man yan, ikaw na ang nakakaalam yan. Fire sign. Pero tingin ko, meron ka ng stick decision or final decision para sa inyong connection. Tandaan, ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, there's always a reason, may dahilan, may purpose. Diba? Hindi natin yan pinagdadaanan dahil napadaan lang. Yan ay dumadaan sa ating buhay para tayo ay merong matutunan. So, tignan natin ang advice for your energy. Ano ang masasabi ng Oracle Guide para sa iyong energy? Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ano ang pwede mong makonsider sa sitwasyon na nai-encounter mo? Fire sign. You are good enough. Fire sign, you are good enough. Aries, Leo, and Sagittarius. Diba? Don't settle for less because you are good enough. You deserve something better, someone better. You are very close to achieving your goal. So, kung yung goal mo is makamove on totally with this person, you are very close. Unti-unti. Find your passion. Find anything na makakatulong sa'yo na makapag-let go. Kung sa tingin mo yun ang tamang gawin, yun ang desisyon na nais mong gawin. Emotions are running high. Maaring kahit papano meron ka pang feeling sa person na ito, pero alam mo yun, nandun na yung malaking factor na kaya mo nang i-let go ang taong ito, ang person na ito. A fiery climax approaches. Siguro merong magaganap na reconciliation. Pagbabate, even though na naputol ang connection nyo, parang mas okay na yung ganong sitwasyon. Parang masasabi mo sa sarili mo na tahimik na yung, peaceful na yung isipan ko, wala na akong, hindi na ako nalilito, hindi na ako naguguluhan, parang payapa na ang lahat. Parang ganon yung feeling. Parang lahat eh, parang lumalagay sa ayos na lugar. Surrender to the divine, trust to the divine, trust your destiny. Fire sign. Kasi tingin ko, meron at merong nakalaan para sa'yo. Kung hindi man ang person na ito, soon you will find the right person or someone for you. So thank you, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for watching.